Good day guys! So for today's video, ipapaliwanag ko po sa inyo kung ano yung 5 things na dapat nyong isaalang-alang before po kayo bumili ng rabbit. So, syempre po, may preparation po yan bago tayo mag-alaga ng hayop. So, may dahilan tayo kung bakit tayo mag-aalaga ng hayop. Pwede for pet, pwede pong for commercial breeding para makapag-benta tayo or for meat producing po. So, number one po, bago tayo bumili ng rabbit, syempre, ang unang-una, ang kailangan po natin ay commitment. So, commitment, bakit po? Kasi po, ang pag-aalaga ng hayop ay habang na responsibility po yan. So, syempre, may responsibility po tayo sa ating mga alaga na bigyan sila ng pagkain, tahanan, para po tayo ay kumita or maging para po sa ating alaga bilang pet. So, pangalawa po, pag-aralan po natin kung paano sila alagaan. So, una, commitment. So, kung sigurado ka po na may commitment ka at kaya mo yung responsibility na alagaan yung inyong bibili ng rabbit. Pangalawa po, dapat sigurado kayo na alam nyo kung paano sila alagaan. So, paano nyo po ba malalaman kung paano sila alagaan? Number one, pwede po kayong sumali sa mga seminars. So, ako po, to be honest, wala pa po akong seminar na na-attendan. Pero I'm planning to attend sa Research EDM. So, yun nga po, ganun sinabi ko nung huling video ko, Research EDM, siya po yung naging inspiration ko. Kaya po ako nag-alaga ng rabbit. So, number one po, commitment. Pangalawa, pag-aralan. Pwede kayong umattend ng seminar. Kung hindi po kayo maka-attend ng seminar, pwede po kayong mag-join sa mga rabbit group. So, napakadami na pong rabbitry group sa Facebook. So, dyan po, marami po kayong matututunan. Pwede rin po kayong manood ng YouTube. So, nasa YouTube po lahat. Nandyan po kung paano mag-alaga ng rabbit, ano yung pagkain, ano ang pwedeng ipakain, anong oras ang pagpapakain sa rabbit, gender check, ano po yung buck, ano yung doe, mga dapat iwasan sa pag-aalaga ng rabbit. So, at saka ano ba yung mga sakit at mga gamot na pwedeng natin ibigay sa ating mga alaga ng kuneho. So, nandun po yun lahat sa YouTube and Facebook. So, ako po, sa totoo lang, lahat po ng alam ko sa rabbit ay natutunan ko lang sa YouTube and sa Facebook. So, lahat po yan, gaya po na ginagawa ko ngayon, sa mga nag-vlog po, sa mga nag-video, kanila po ako lahat ng po. So, pangatlo, syempre, kung may commitment ka na, napag-aralan mo na kung ano yung, kung paano mo halagaan yung inyong alagang rabbit. Pangatlo, ano po ba yung angkop na kulungan? So, syempre, bago kayo bumili, ihanda nyo muna po yung angkop na kulungan para po sa ating alagang rabbit. Kasi po, syempre, kailangan nila ng safe na kulungan. Hindi sila naaarawan, hindi sila nauulanan kung sakali umulan. So, napaka-importante po ng kulungan. Syempre, tahanan para sa kahit na anong hayop. So, kung meron po yung commitment, napag-aralan nyo na paano alagaan, meron na po kayong kulungan, ang pang-apat po, syempre, kailangan po, may nakahanda po kayong espasyo kung saan nyo po aalagaan ang inyong rabbit. So, kung as a pet, pwede po sa loob ng bahay. Pero meron po dapat syempre space na kung saan dun po lang sila naalagaan. So, kung as for breeding, for commercial breeding, backyard. So, pwede pong backyard. Kagaya ko, backyard. Nag-umpisa pa lang po sa backyard. Pero, syempre, may pangarap po tayong malay mo, balang araw, di ba? Matadami natin at makapag-farm na rin po tayo. So, itong vlog ko po na to, ginagawa ko kasi nga po nag-umpisa tayo sa backyard. So, tignan po natin kung kaya po natin from backyard gawing farm. So, apat na po. Number one, commitment. Number two, pag-aralan. Number three, angkop na kulungan. Number four, nakahandang espasyo para sa pagdami ng ating mga alaga at sa pag-aalaga. At number five po, at ang pinaka-importante sa lahat, dapat po handa kayong kumita. So, bakit po handa dapat kayong kumita? Dahil syempre, once na nag-bid kayo, dadami yan.
Pag once na dumami yan, syempre, ibibenta nyo at ikita ka nyo. So, yun po, yung 5 things na dapat nyo pong paghandaan once nag-alaga po kayo or bago po kayo mag-alaga ng rabbit. So, yun lamang po, mga kakuneho. Have a good day.